Hi, magandang umaga mga kasoy. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan kung saan man po kayo naroon. Mag-share ako lang mga kasawi ng inspiration talk about sa ating pagbablog. Alam mo ba mga kasawi, ang pagbablog ay hindi biro at hindi ito ganun kadali. May mga times na nakakalungkot isipin kasi nawawala na minsan tayo ng tiwala sa ating sarili. Minsan gusto na nating sumuko. May mga bagay na iniisip natin na baka hindi talaga para sa atin yung pagbablog. Alam niyo ba mga kasawi, dapat lagi nang iisipin kapag once na pinasok natin ang ganito, kailangan magiging trust tayo sa ating sarili. Kasi hindi naman natin to gagawin sa atin kung alam natin na hindi natin kaya. Siyempre una sa lahat mga kasawi, bakit ka nga ba gustong mag-vlog, diba? Yun yung mga purpose na nagtatanong sa sarili mo. Dahil yan yung ginusto natin sa sarili natin. Gusto natin itong gawin para sa sarili natin at may gusto tayong patunayan sa sarili natin. Alam mo kung bakit mga kasawi? May mga times na mga taong nagda-doubt sa'yo, nagda-down sa'yo na ang OA minsan sa pagbablog mo, ang OA minsan ang ginagawa mo na content. Diba? Pero okay lang yan kasi lahat naman ng tao hindi laging perfect yung tingin sa'yo. May mga taong naandyan sa'yo, may mga taong ayaw sa'yo. So hayaan mo lang sila, huwag mo silang papansinin kasi sabi ko nga sa inyo, ang pabablog ay hindi talaga biro to mga kasawi. Andyan yung time na nakakaubos ng pasyensya, diba? May share ko lang yung aking kaunting karanasan dito at karanasan ko na sobrang ang daming pangsubok na dumating sa akin bago ko tumakamit yung ganitong sitwasyon mga kasawi. Alam mo ba, sa umpisa napakahirap kasi mag-uumpisa ka sa isa na followers mo o zero. May mga times na mga kasawi na nag-breakdown na talaga ako kasi ando na umabot na sumuko na nagpalit ako ng page kasi dahil nag-back to zero ako. Pagkatapos nun, gusto ko i-recover yung, sa pagnanais ko na, gusto ko i-recover yung page ko, na-scam ako. So, andun yung ninanais mo na gusto mong abutin. Pero hindi pala ganun kadali. Sabi nga nila, kailangan mahabang pasensya ang kailangan natin. Kaya natin to ginagawa kasi alam natin kaya natin to. May mga bagay na hindi ka agad-agad binibigay sa atin. Pero laging tatandaan na may mga tamang panahon para sa atin. Kasi lagi mong iisipin na kaya ginagawa mo to is para sa'yo at para sa pamilya mo. Kasi balang araw, sino yung mga taong hindi nagtitiwala sa'yo at sino yung mga taong dinadown ka kapag once na sumikat ka na, lahat sila ay nakatango na sa'yo at mataas na ang tingin sa'yo kasi may pinatunayan ka na sa kanila. Sa ngayon, oo, wala sila pakialam sa'yo. Tinatawanan ka nila sa mga pinupost mo araw-araw. May tendency pa nga na hindi na nila pinapanood yung mga post mo kasi wala ka lang kwenta sa paningin nila. Pero kapag once na dumating ang point na sumikat ka na, ang dumating ng point na panahon mo na, tandaan mo mga kasawi, magiging iba na yung tingin nila sa'yo, magiging mataas ka na. Pero kapag dumating yung panahon na yung mga kasawi, huwag kang magbabago, down to earth ka pa rin. Kasi lagi mo iisipin, walang magaling sa umpisa, lahat tayo ay pantay-pantay. Nagsisimula tayo sa baba at nagsisimula tayo sa walang kaalaman. Lahat tayo hindi magaling, natuto lang tayo. 'Di ba? Dahil sa pagnanais natin na marating natin ang ganitong sitwasyon. At marating natin yung gusto natin hinahangad at pinapangarap sa buhay. Kaya kailangan kapag dumating ito sa atin, yakapin natin ito. At ibahagi natin sa mga taong gusto rin matuto. Huwag tayo maging madamot sa ating kaalaman kasi hindi magwawagi ang ganong tao. Kailangan kung may kaalaman ka, isipin mo na nagsimula ka rin sa ganong sitwasyon, wala kang alam, pero dahil natuto ka lang. So,
i-share mo, huwag kang maging madamot. Kagaya ng inyong advisor, mga kasawi. Ang dami nagtatanong sa akin, pero hindi ako naging madamot. Kahit na iniisip ko na minsan busy ang inyong advisor, pero nandito pa rin ako sa mga taong nangangailangan sa akin. Hanggat kaya kong sagutin yung mga tanong nila, ibibigay ko. Kasi lagi kong iniisip na ganun na ganun din ako sa kanila nung nag-uumpisa, hanggang sa narating ko ang ganito. Kaya nagpapasalamat ako sa mga tao na nagtiwala sa akin, at higit sa lahat na yung tumulong sa akin na hanggang ngayon nandito ako. At higit sa lahat, syempre, sa taong unang tinanungan ko talaga na naging BFF ko na sa vlogger na ito, sa pagbablog ko, sa Ate Maureen. Ayan, sa Ate Maureen siya yung taong nagtiyaga sa akin kung paano niya ako turuan step by step ng umpisa pa lang. Hanggang sa natutunan ko na, hanggang sa andito na ulit ako, tumayo, naging advisor niyang lahat, mga kasawi. Kaya sabi ko nga, hanggat kaya ko, lahat sasagutin ko para sa inyo. Kaya kapag kayo dumating sa point na maging ganito yung sitwasyon, huwag kayong madamot sa mga nagsisimula pa lamang. Dapat ibahagi natin yung kaalaman na meron tayo, mga kasawi. Ayan yung aking inspiration talk para sa inyo kung paano nagsimula ang inyong advisor. Maraming salamat. Naway nakatulong sa inyo. Sino man ang gustong magtanong sa akin, kung ano man yung gusto ninyong tanong, huwag kayong mahiya. Andito lang inyong advisor. Lahat ng katanungan niya isasagutin ko hanggat kaya kong sagutin. Maraming salamat, mga kasawi. Bye!